sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome po muli mga kaibigan dito sa ating programa sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ang ating topic mga kaibigan, ating hina-highlight, ito po ay may kinalaman sa hormone. Ang masama dito yung imbalance. Hormone is good, but when hormone got imbalance, it becomes a serious condition. Kaya mga kaibigan, ating pong sama-samang tatalakayin ang topic na ito. At ang ating topic ay nakafocus tayo more on prevention. Tinutuklas natin kung ano yung mga factors, especially yung mga major cause nitong tinatawag po na hormonal imbalance. Ano ba ang mga causes nito? Kasi mahirap naman na makorek ito nang walang pag-alam kung ano yung sanhi. You know, we can never find a cure unless we know the cause. That is the point, mga kaibigan. So, sa ating pong topic, tayo po ay dito tayo sa signs or symptoms of hormonal imbalance. Atin din pong banggitin ang estrogen at saka progesterone. Itong dalawang hormone na to, mahalaga ito. At kailangan po natin itong i-highlight, no, mga kaibigan. Now, ayon po sa mga expert, no, unang-una, ang babae, pag siya ay marriageable age na, pwede na siyang mabuntis, ay active ngayon yung kanyang sex system. Yan. Now, beginning in the pituitary gland, ito yung pinaka-master gland. Marami pong mga utos ang gagawin niya. Depende sa mindset, as I said. At pwede siyang mag-stimulate through a certain hormone doon sa ovaryo ng babae para magkaroon ng production of hormone, mga kaibigan. So, during the reproductive years, the pituitary gland in the brain generates hormone. Ang tawag niyan ay follicle stimulating hormones because it is the follicle in the ovaries that is being stimulated by the pituitary gland. So yan ha, mga kaibigan. At ang hormone na ito ay gumagawa po ito ng malaking stimulation doon sa ovaryo ng dalawang ovaryo ng babae, di ba mga kaibigan? So, ito ay pwedeng mag-cause new egg to mature. Ang totoo na mayroong itlog, hindi lalaki, yung babae, yun ang may itlog. Yung itlog natin diyan na ano, yung bumibitin, hindi talaga yan itlog, testicle ang tawag niyan. So ang tunay na may itlog yung babae ha, mga pangga. So ayan yan, kailangan ang tinatawag na follicle stimulating hormone from the pituitary gland para ma-mature itong tinatawag na egg. Okay? At ito po ay ma-release from its ovarian follicle each month. So, bawat buwan yan, nagre-release yan. Now, follicle develops, ang follicle na ito mga kaibigan, nagde-develop ito, no? At ito ay nagpo-produce ng sex hormones. Ano po yung sex hormones? Estrogen. Yan. At progesterone. Yan po yun, dalawa. Kaya ini-stimulate po ng follicle stimulating hormone from the pituitary gland ang ovaryo para po mag-produce ng sex hormone. Okay, mga kaibigan. At ito din po ay malaki ang influence para magkaroon ng thickening of the lining of the uterus dun sa endometrium. Yan, mga kaibigan. Pag sa ganitong sitwasyon, yung progesterone levels magtaas po. Okay? In the second half of the menstrual cycle. Doon siya magtaas.
And following the release of the egg, yun na po yung ovulation period. Yan. So, ma-release na yung egg. Wala, ovulation. Ibig sabihin, fertile ang babae sa panahon na yan. Pag mayroong nagpunla, sigurado mabuhay yung pinunla. Pero kapag yung babae hindi fertile, pupunlaan mo, hindi siya mabuntis. Okay? So, the ovarian tissue that replaces the follicle, the corpus luteum, continues to produce estrogen and progesterone. So, yun po yan, mga kaibigan. Kasi nagmamatured po yan. At kahit na siya ay nagkaroon na ng maturity period, patuloy pa rin po yung tinatawag na corpus luteum producing sex hormone, namely estrogen and progesterone. Yan, mga kaibigan. Now, estrogen is the hormone that stimulates growth of the uterine lining. Yun po yung doon sa endometrium area, no, endometrial area ng ating ng matris ng babae, mga kaibigan. At ito ay nakahanda sa babae para kung siya ay ma-fertilize o mapunlaan, sigurado mabuntis yan. Yan, mga kaibigan. One of progesterone's most important functions ay talagang ihanda niya yung endometrial area para po mag-secrete ng special proteins during the second half of the menstrual cycle. Yan, mga kaibigan. Preparing it to receive and nourish an implanted fertilized egg. Yan, mga kaibigan. Kung ang implantation ay hindi nangyari kasi wala namang partner. O yan. Edi, ang estrogen at saka progesterone will just drop. No? Yung level ng dalawang hormone ito mag-drop. And then, doon magrigla na ang babae. Yan. Kaya, malaking problema yan sa mga babae. Pag hindi, dapat nagrigla na ako ngayon, pero bakit ulo? Ayan na, minsan kinakabahan na. dapat kasi may asawa. Eh, kung kahit na may asawa, problema pa rin. Kasi madami ng baby. Yan po ang problema. No? If a pregnancy occurs, ito naman, kapag nabunti si Guapa, ito na. Ang progesterone ay, ano mo mga kaibigan, magpatuloy ito na pinoproduce. Hindi lang doon sa ovaryo, lalo na doon sa placenta. Oh, kasi maghanda na yung placenta kasi doon yung buhay ng fetus. Oh, doon, yung umbilical cord, nandun na. Kaya mag-develop na siya para mag-nourish ng baby. Oh. At ito ay tuloy-tuloy na mataas ang progesterone throughout the pregnancy period, mga kaibigan. So, the combination of high estrogen and progesterone, on the other hand, halimbawa, hindi naman buntis, pero mataas ang estrogen, mga kaibigan, ay mayroon din mga problema dyan. Pero ang pagbuntis naman, kapag mataas ang progesterone at saka estrogen, ito po ay mag-suppress for further ovulation during pregnancy. Ibig sabihin, hindi na siya mag-fertile kasi buntis na. Para hindi siya mag-fertile, kailangan magtaas yung progesterone at saka estrogen. Yan, mga kaibigan. Eh kung hindi ito magtaas, magbuntis uli. Naku, ang dami ng patumpat. Kaya marunong ang Panginoon, no, mga kaibigan. So, progesterone also encourages the growth of milk producing glands in the breast during pregnancy. Ang ibig sabihin, ito mga pangga, mga guwapa, kung mahina ang production ng progesterone, wala kang gatas. Walang mag-stimulate sa mammary gland mo na magpupudus ang dede mo ng gatas. Ay. Kaya ang dami ngayong mga babae na mga nganak na. Yung iba, nanganak na talaga. Walang gatas. Problema mo rin. Matindi itong problema. Sa nature, walang ganyan. Tumingin ka, mapusa, maaso, lahat.
may gatas. Bakit itong mga babae? Higher creature ito. Oh, na nilalang ng Diyos. Nanganak na, wala pa rin gatas. Ay, nakumura. Kaya, ito ay sign of hormonal imbalance. Di ba, mga kaibigan? O yan ha, take note yan, mga kaibigan. High progesterone levels are believed to be partly, ito naman, halimbawa, hindi siya buntis. Pero mataas pa rin yung kanyang progesterone. Naku, mga kaibigan. Ito ay partly responsible for symptoms of premenstrual syndrome. O, PMS. Naku, mga affliction yan ng babae. Masakit, magrigla. O, pag mataas ang progesterone mo, kahit hindi ka buntis, yan po ang mangyari. Ano pa? Breast tenderness. Yung suso mo, hindi nakatayo. Malambot. Ay, ay, ay. Hindi maganda. Tingnan. O yan, ha? tender yung suso, then pakiramdam mo, bloated ka, at yung mood mo magsiswing. Anong ibig sabihin yan? Moody yan. Ah, mamaya-maya, minsan mag-smile yan, masaya. Mamaya-maya, nakasimangot. Yan ang ibig sabihin ng mood swing. Parang duyan. Di ba? Sisu. Up and down. Ay, mga kaibigan. Delikado pag ganyan ang misis mo. Makakatikim ka minsan ng sabok. Ni kalain. So, yan po mga kaibigan, no? So, progesterone is a hormone in the body that stimulates and regulates various functions. Ano po yan? Ito ay pinoproduce sa ovaries, placenta kapag buntis ka, okay, at adrenal glands. So, itong tatlong important na mga site na to sa katawan ng babae, ito yung areas na nagpo-produce ng progesterone, mga kaibigan. Remember, pag mataas ang progesterone ng babae, kahit hindi siya buntis, may mga problema na mararamdaman. Yun na po yung hormonal imbalance, mga kaibigan. So, now, ano naman po ang mga problema na involved dito? It helps prepare your body for pregnancy and conception, regulates your menstrual cycle, and impacts your libido. If you don't have enough progesterone, you may have difficulty getting up, staying pregnant. Yun, mga pare kuy. Mga pangga, pag hindi sapat ang progesterone na pinoproduce ng ovaryo ng babae, mahirapan siya mabuntis. Mababa ang kanyang libido. Ano ibig sabihin ng libido? Gana. Why gana? Kahit kalabitin mo, ayaw. Yun ang problema, mga kaibigan. Kasi mababa ang kanyang libido. Now, ano ba ang mga factors bakit minsan o madalas walang gana yung babae? Ano po yan? Stress, number one yan. Maraming problema sa buhay. Ha? Overweight. Ako. Yan, ha? Kaya, ingat-ingatan mo, parkoy. Baka yung napili mo, overweight. Then, ano pa? Fatigue. Laging pagod. Kulang sa tulog. Lahat. Oh, kulang ng libido yan, mga kaibigan. Then, may certain medication siya. Nakaka-affect din po yan ng pagiging pagkakaroon ng mababang libido dahil sa mababang progesterone. Ano pa? Chronic health conditions may naramdaman. Wala din gana yan. Depressed. Oh, may depression siya. Oh, yan. Wala ang gana yan. Relationship issues. Siyempre. Wala talaga. ano pa? Smoking. Ay, ay, ay. Oh, kapag naniniganil yung kapangga, isa pa yung problema. Ingat, mga parikuy, mga pangga. Now, sign na mayroong kang problema sa progesterone, mababa, ano po yan? Halimbawa, mayroong kang low progesterone in production.
pwede kang magkaroon ng, pwede ka rin mabuntis, halimbawa nabuntis, pero hindi matuloy. Makunan ka. Allah. Ano sa Bisaya, makunan? I'm sorry. Basta makunan. Miscarriage sa English, mga kaibigan. Malaglag yung baby mo. Na hindi makahold, hindi makahawak. Ano pa? Ovulation or ovary problems. Oh, yan, mga kaibigan. May mga problema doon, kaya mababa ang progesterone. Then, menopause. Siyempre, pag umedad ka na ng 50, more or less, maaari ka nang mag-menopause. So, mababa na rin yung production ng progesterone. Low progesterone symptoms, ito po yan. If you aren't pregnant, some symptoms of low progesterone include, ano po yan? Yun na yun, low libido. Why gana? Kahit na kalabitin, huwag tala. Pilitin mo, baka suntukin. Ha? Wala talaga. Hot flashes. Yan, mga kaibigan. Ano pa? Migraine or headaches. Oh, laging may sakit sa ulo si Pangga. Naku. Yan. Sign niya na mababa ang progesterone, kaya mababa ang libido. Depression, anxiety, or other mood changes. Menstrual cycle irregularity or absence. Yan, mga kaibigan. So, yun po, no? Mahirap magkaroon ng pagbuntis ang isang babae, o mahirap siya mabuntis kung mababa ang kanyang progesterone. Kung mabuntis man, mataas ang chance na malaglag yung baby. Ay, ay, ay. Kaya yung iba, na, you know, nagtataka, bakit lagi na lamang nalaglag yung baby? Kasayang, hanggang yung iba, naabutan na lamang ng hindi na magbuntis si misis. Naku, tuwing nabuntis, laglag. Kawawa talaga. Mayroon pang iba, kambal pa. Pagkatapos, hindi na talaga nabuntis. Yan, mga kaibigan, no? So, sa may mga katanungan po, i-comment lang po ninyo sa ating pong comment box ang inyong mga katanungan. At, ayan, ating bigyang daan yan mamaya-maya, mga kaibigan. So, some symptoms of low progesterone levels in pregnant women. Pregnant, ha? Ano po yan? Spotting. Uy, buntis na. Sige po ang spotting. Sign yan. So, very high ang risk na malaglag si baby or si fetus. Abdominal pain. Lagi masakit yung puson. Frequent low blood sugar. Hypoglycemic. Mababa ang blood sugar. Sign niya na mababa ang kaniyang progesterone. Regularly tender breasts. Yung suso niya, hindi matigas. Hindi yung bato, ha? Normally, ang suso, pag healthy, medyo maganda talaga. No, hindi malambot. May katigasan kunti. Wow! Normal lang talaga. Ayan, ha? Pag medyo malambot, tapos nakayuko pa, hindi nakatayo, mababa masyado progesterone, mga kaibigan, ha? Okay lang yan kapag 60 na. Eh, kung yan ay 30, o more or less, hindi po, hindi yan normal, ha? Constant fatigue, laging kapuy o pagod, mga pangga. Yan. Ano pa? Vaginal dryness. Hala ka di. Ay, ay, ay. Magtataka, eh bakit kaya nang tuyo? Ayun. Mababa ang libido, kaya nga minsan mahirap talaga. Yan, ha, mga pangga. Now, progesterone and estrogen hormones complement one another. So, when you don't have enough progesterone, estrogen dominates. So, ito yung problema. Minsan magpaligsahan itong progesterone at saka estrogen. Yun po ang problema dito. Kung mababa ang progesterone, mag-dominate ngayon si estrogen. Or vice versa. Ano naman ang mangyari? Ito, ha. May mga symptoms to. Depression, mood swings or low libido, weight gain, nananaba, heavy bleeding. Pag nagregla, grabing daming lumalabas. Hanggang nahihilo na lang si Pangga.
Hirap talaga mga pangga. Sana na napanood nyo tayo, no? Para naman matulungan tayo. Irregular menstrual cycle. Hindi tugma lagi. Premenstrual syndrome or PMS. At itong isa, parehas lang. Breast tenderness. Yan mga kaibigan. So, eto, natural remedies. Ano po? Eating more foods with zinc. Mga pagkain na mayaman sa zinc. Ano po yung mga pagkain? One solution yan, ha, mga pangga. Whole wheat bread. Kasuy. O yan, mga kaibigan. Oatmeal, mayaman din yan sa zinc. Tofu. Lentils, pumpkin seeds, almonds. Yan ang mga pagkain na mayaman sa zinc, mga kaibigan. Now, ito. Environmental estrogens. So, madalas mga kaibigan, itong estrogen nagiging dominant sa babae. Ano po nangyari? Ano dahilan? We are exposed to more sinus estrogens or chemical that mimic estrogens. Oh, marami po to. In our environment and foods than ever before. Ibig sabihin, sa ngayon, sa ating modern life, mas marami po, mga kaibigan, ang mga nagkakaproblema dito sa mataas na estrogen kaysa sa progesterone. Anong dahilan? Ito po yung chemicals that mimic estrogen. Meaning, it acts like estrogen. Tinatawag din yan na synthetic sex hormone, mga pangga. Saan nakikita yan? Plastics, synthetic hormones, and animal products. Ay. Bakit? Pati animal products. Ay, kasi marami ngayon mga hormone na ginagamit para mabilis lang tumaba o lumaki. 45 days noon. Ngayon, ginawang 28 days. Pabilisan. Yan po ang nangyari. Now, sinoestrogens cause the body to perceive higher estrogen levels, mga kaibigan, in the system, and the relative progesterone levels pale in comparison. Mababa na masyado ang progesterone, sobrang taas ang estrogen. So, ano naman po ang mga produkto na may mataas sa chemicals that mimic like estrogen? Ayan, mga picture po yan. Siguro, kita naman nyo yan. Di ba, mga kaibigan? So, ano po yan? Xenoestrogens have specific estrogen-like effects in the body. These harmful toxins imitate estrogen and can dramatically increase toxic burden and estrogen dominance symptoms. They are found in, ano po yan? Plastics, especially when exposed to heat. Yan. Nail polish. Ay, yung pagpaganda ng kuko. Especially when exposed, and polish removers. Pati yung mga removers. Detergent and fabric softeners. Perfumes and fragrances. Uy, nagpabango si pangga. Meron din pa pala yung chemical that mimic like estrogen. Nga pangga. Bleach. Feminine hygiene products. Mga pari ko eh, mga pangga. Surfactants found in condoms and contraceptive gels. Mga pangga. Fumes from new carpet, certain flooring and fiber board. Dry cleaning chemicals. Nauseous gases from copiers and printers. Pati po ganun yan. All pesticides. Kasama ang pesticide, lahat naman ang mga gulay. Ini-sprayhan niya mga pangga, mga sir. Herbicides, pangpatay ng mga damo. And fungicides. Lah, mga pare. Ano yung peste? Ano yung mga pangpatay ng peste? Ano yung mga uk-uk? Ano yun? Ipis. Isprayhan mo yun sa bahay mo. Nako, mga pare ko eh. Masama yun. Kaya ang sabi, detox your household of 5 common sinus estrogen chemicals. Yan mga kaibigan. So, kailangan i-detox ang bahay. Paano yung katawan?
alam mga kaibigan, kailangan mag-detox ang katawan at iwasan ang mga naturang mga produkto na may mga sino-estrogen kasi itong mga chemicals na ito, they mimic like estrogen. Tayo po ay ating bigyan daan ang ating mga kababayan na nagsisigaling sa kanilang mga karamdaman. Yung iba naman, nakakaranas na po ng ginhawa sa kanilang hirap nang dahil sa kanilang mga nararamdamang mga karamdaman. No? Ang una nating bigyan daan, si Karina Cuija. Salamat sa Power Cells! Magaan sa pakiramdam, energize at bumaba ang sugar ko. More on energizing. Yan, mga kaibigan. Thank you. Wow! Bumaba ang kanyang blood sugar. Mahirap, magka-diabetes. Naku, mga kaibigan. Now remember, we don't want to men here na mag-take up or maintenance. No. We meant here adopt a healthy lifestyle at mag-take ka ng power cells ang objective para gagaling. Yan. That's right. Pero, I don't want you to believe a false hope. Ano yon? Halimbawa, kung gagaling man tayo, mga kaibigan, lalo na sa diabetes, take note na hindi na tayo pwede bumalik sa ating mga kinakain na naging dahilan kung bakit tayo naging diabetic. Bakit po? Sigurado talaga yan, magbalik yung ating blood sugar. At maaring worse pa ang mangyayari. Kahit si Jesus, sabi ni Jesus, ngayon magaling ka na. Sin no more. Correct! Huwag ka nang magkasala pa. Kasi worse ang darating. Yan po ang salita ng Panginoon, mga kaibigan. So, ang Panginoon, di siya sumasang-ayon na gusto lang natin gumaling, pero ayaw natin magbago. The Lord is correcting us of that, mga kaibigan. No? At yan po ang blessing para sa atin. Okay, Paharito Juseline. Okay naman po si Romil. Magaan po ang pakiramdam niya sa ngayon mula po nang uminom po siya ng Power Cells Herbal Capsule. Medyo lumiit po siya, pababa po yung paglupa po ng bukol niya. Salamat po sa Power Cells. Thank you! Yan, mga kaibigan. Napakaganda, no? Totoo talaga yan. Ang bukol ay sweet lover yan. Meat lover, animal fat lover yan. Kaya delikado yung mga pagkain na yan. Ngayon, makakain ka lang ng kunti niyan, maglaki na yan. Kaya ano ang gagawin? I-starve mo siya. Paano i-starve? Yung paborito niya, huwag mong kainin. Deny your appetite. And by that way, liliit siya ng liliit. At kung maliit talaga siya, nangangayayat na, parang butot balat na siya, huwag kang maawa. At ang sikreto niyan, pagpipigil sa gana. Ganyan lang talaga. Yung mga ayaw mong kainin, try to learn and try to enjoy. Ano ba? Yung mga mapapait. No, yung mga walang sabi sa Bisaya o sa Bisaya ba? Sa Tagalog, sa Suri. Tagalog, walang lasa. Yung mga walang lasa. Sabi nila, tinapay na walang lasa. No, yung mga simple lang na luto. Na hindi matamis, hindi sobrang alat. Yun lang ang titake nyo. Yung bukol, madali lang lumiit yan. At tuloy-tuloy yan hanggang mawala na siya. Yan, mga kaibigan. At yan. Ang ating pong Power Cell Herbal Capsule, ating pong ma-avail yan sa ating Mercury Drug, Ross Pharmacy, South Star Drug, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide. Mga kaibigan, like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At sa muli mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan. Danny Serrano po magsasabi sa inyo, eat your food as your medicine. Otherwise, you will be eating your medicines as your food. God bless us.